guys, welcome back to my channel. And for today's video, guys, I will be doing a review video of this Vice Cosmetics Phenomenal Liquid Lipstick. So new shade na to, guys, kasi hindi pa siya available dito sa amin sa Batangas noon. And ngayon lang year na to, naging available ito sa both SM Lipa and SM Batangas. Binili ko pa to sa Lipa for 195 pesos, guys. Sobrang mura nito. And parang yung presyo nito, parang katulad lang din ng Careline. And alam nyo naman, guys, na love ko yung Careline na matte liquid lipsticks. So, let's try this one out. And, ayun. Madami akong naririnig na magandang review about this product. So, ayun. So, ganito lang yung packaging niya, guys. Ayan, it comes with a seal lang and wala siyang kasama na lip liner or anything. And ayun, ang shade nga pala, guys, na nakuha ko or yung kinuha ko is Hanash, which ito talaga yung gusto kong shade. So let's open it. And ayun, pag tinanggal mo na yung packaging, I think mawawala na din yung meron nakalagay dito, guys, na ingredients. Tapos ganito lang itsura niya. So, let's open it. And kung i-compare ko siya, guys, sa Careline, medyo mas konti yung laman niya compared sa Careline. Kasi yung Careline ata nasa 5.5. And this has 3 ml of the product. And yes, nawala na yung ingredients. Pero tingnan natin kung may paraben siya bago ko tanggalin. It's made in China, designed in USA. And wala siyang paraben, and it's good kasi cruelty free yung makeup ni Vice, so that's good. So ayan yung itsura nito. Ayan, ang cute ng packaging. Matte to, guys, matte. Tapos this one is plastic. Then when you open it up, oh my gosh, ganito yung itsura ng wand niya. And amoy sweet. Amoy sweet yung amoy. So, ganyan yung itsura niya. And so, swatch ko siya sa inyo on the back of my hand. And ganito yung itsura niya. Ayan. So, let's apply it because I'm so excited to try this one out. Sobrang tagal ko siyang inintay dito sa Batangas. So, let's try it. So, guys, na-apply ko na yung liquid lipstick and ganito na yung itsura niya sa aking lips. Ayan. Medyo parang sobrang pantay nito. Pero ayusin ko na lang yan mamaya. Isang layer lang or hindi na ako dumip pa ulit dito sa dito sa tube. Pero okay na siya for the whole lips. Yun nga lang, you need to be faster kasi medyo mabilis siya mag-set. Hindi medyo, mabilis talaga siya mag-set. And ayan, powdery siya and super lightweight. Promise, guys, super lightweight nito. Hindi ko in-expect na ganito siya ka-lightweight. Kasi yung Careline, thin din yung consistency niya, like this one. Pero, mas maganda to, guys. And mas soft. Wala pa, hindi siya malagkit. Walang malagkit feeling. I don't know kapag tapos mo kumain. Pero, we'll see about that later. Pero, ayan, wala, I like it. Yun nga lang, kung may dryness kayo, ma-emphasize yun. Lahat naman ng matte liquid lipstick, kapag may dryness ka, is mapapansin. Pero kung sa malayuan, hindi halata. Nagsasettle, nakikita pa rin yung mga lip lines ko. Pero wala. Ay, ang ganda. Ang ganda niya, lalo na dito. Super like it. Yun lang, problema ko. Problema lang talaga yung lips ko, yung mga dry patches. Pero it's really good. I like it. So far, I love it. Wala akong problema sa kanya and mabilis siya makasundo. So, ayun. This is a thumbs up na simula pala ngayon. So, it's now 3:28, guys.
p.m. And I will be back, guys, for an update or my final update about this product. Pero so far, so good. So, guys, I am back and it's now 7 o'clock and almost 4.5 hours ko na suot yung lipstick. And kumain na ako ng merienda and kumain na din ako ng dinner. And ganito na yung itsura na, guys. So, as you guys can see, yung outer part na lang or parang lip liner na lang yung meron ako. So, ganun naman talaga sa halos lahat ng liquid lipstick is nawawala siya after mong kumain. And ayan, pero dalawang beses naman ako kumain. Nagturon ako, which is oily food. And then fried chicken, which is also oily. So, ayun. Ganyan na itsura ng lips ko. Yung inner, yung outer part lang, na lang yun natira. So, ayan. So, guys, sasabihin ko na sa inyo yung aking final verdict about this product. I know, hindi ko siya masyado nasuot ng matagalan, pero ang talaga namang nakakatanggal sa lipstick is kapag kumain ka na. And I think yung dalawang beses ko na napagkain is enough na para masabi ko kung ano yung aking final verdict about this product. So, as you guys know, I super duper love my Caroline Matte Liquid Lipsticks. Super love ko sila kasi nung kasundo ko yung formula nila, it has a thin consistency which I really like. And yun nga lang, nag-TTS ako kasi medyo malagkit sila. Pero, nung nakilala ko to, guys, itong Vice Cosmetics na matte liquid lipstick, mas maganda to, guys. Both are on the same range lang ng prices and both are available. Medyo mas kung sa availability, guys, mas okay ang Caroline kaysa sa Vice Cosmetics kasi hindi pa siya available nationwide and konti pa lang. And siguro, by the end of March, siguro, magiging available na siya nationwide talaga na kahit saan meron. Pero madali mo lang din naman siya mahanap. Ayun, one good thing about this one is cruelty-free siya. So, and vegan. So, walang kahit anong animals ang nasaktan or namatay dahil, or walang animals ang naapektuhan dahil dito sa product na to or sa paggawa ng product na to. I like the packaging, guys. Katulad lang din siya na ibang mga matte liquid lipstick para lang din silang mga color pop. Pero ang kaibahan nito is yung kanyang cap. Kasi ang handle niya is color pink and ang cute tignan. Nakaka-stand out talaga to sa iyong collection kasi ngayon lang ako nagkaroon ng ganitong pinky na handle. Sa packaging, it looks good. Okay naman siya. Sturdy naman siya. Hindi naman siya puchu-puchu tingnan. Yun nga lang, ano siya, konti yung laman niya compared sa ibang matte liquid lipstick. Pero yung performance niya, guys, is really okay. And I want to try more nitong mga liquid lipstick na to. Kasi mura lang siya, guys. Kapresyo lang talaga siya nung Caroline, nung Everbelena. And ayun, good thumbs up talaga sa Vice Cosmetics for releasing different kind of shades na sobrang gaganda. And ano, sobrang gaganda and meron ka talagang variety. Meron talaga silang variety ng mga shades. Merong red, nudes, pinks, neons. Parang nandun na din lahat. So, ayun. Sana mag-release pa sila ng madaming shades. Kasi this is in the shade Hanash. I really like this. I really love this color. This shade is really good. Kahit na medyo light siya, para sa aking medyo light siya sa camera, pero dito sa personal, maganda siya. I like the color. Super duper love ko yung color. As in, guys, I really do. Eh, tingnan nyo, pag nakita nyo siya sa camera, diba, parang, alam nyo yun, parang,
plakado talaga yung lipstick mo, which I love. Yun nga lang, kung meron kayong dry patches, kung meron kayong dry lips, better na mag-exfoliate and mag-moisturize, mag-lip balm kayo para mas ma-hydrate and para hindi ma-emphasize yung mga lip lines or mga pachi-pachi nyo sa lip. So, ayun. I really recommend you guys to try Vice Cosmetics Matte Liquid Lipsticks kasi they are really good. And sana next time, I can try yung lipsticks naman nila if okay sila. Pero for this matte liquid lipstick, parang ito yung care line. Then, ito na yung Vice Cosmetics. Lumamang na siya, guys. Promise. Akala ko, hindi na ako makakanap pa na mas better or mas makasundo ko na care line, sa care line. Pero, nahanap ko siya dito sa Vice Cosmetics kasi ang ayaw ko lang doon sa care line is medyo sticky siya. So, ayun. Pero ito, okay siya. Hindi siya sticky. I like it. I love it. Yun nga lang, medyo mas matagal mawala yung liquid lipstick ng Careline compared to this one. Pero magre-retouch ka din naman. So, parang wala pa rin difference. So, ayun lang guys for today's video. I hope you guys like this video. Please give me a thumbs up and please subscribe if you're not yet already. Please follow me guys on my social media account. All the links will be down below. And I hope to see you on my next one. Don't forget guys to love yourself and enjoy life. Bye! Bye!